sa ginagawa natin na project, no? So unfortunately, hindi natin na magagamit na itong makina na to kasi kursonada ni Denison itong RSX, kaya ipipix niya daw. So tinutulungan ko siya ngayon na gawin lahat para maibalik natin yung makina. Yan. So binilihan na niya ng used na fender, used na hood. Itong hood na to, pula ito eh. Meron siyang naka-vinyl wrap lang siya ng parang carbon fiber. Matatanggal yan. Tapos i-repaint na lang. Tapos itong pintuan, bago din to, kabibili lang niya. Good thing may nahanap siyang itim kasi mahirap maghanap ng mga parts ngayon na medyo in good condition eh. So, yun guys. Meron na rin siyang ilaw, pero iba yung ilaw niya eh, from 0 to 204. So, ibabalik ata niya yan. And then, yung yan. Maganda rin na pinulat namin yung makina kasi may mga wiring siyang ginawa dun sa may bandang likuran. Medyo pinutol kasi nila eh, all the way sa may harness. So mahirap dukutin, no? Mahirap siyang dukutin dun na gawin. And itong rod frame niya, you have to drill it from the inside the engine bay para matanggal mo itong rod support. So yan guys. Pero ito naka binolt lang namin muna. There you go guys. So yan, ito na yung itong rod support na to is used na to. So napalitan na namin to. So hindi pa siya na weld, kailangan siyang i-weld. Yan guys. So pula yung hood. Tapos basag yung yung windshield guys, so. And wala pa siyang upuan na isa. Kakukuha lang niya kahapon yung mga parts eh. Itong pintuan, isang upuan. And then kanina lang ata meron siya na akong headlights for 2005 and 2006 K20Z. Saan ba yung stamp nito? Dito wala. Madami lang siya, hindi makikita guys. Hindi ko may focus. There you go. So T20Z1. Nakaitan Z1. There you go guys. Medyo maraming kalat na guys. Kailangan magtapon ng mga ibang mga gamit na hindi kailangan. So pag may time kaming dalawa, magtatapon kami. Ayun, dumi. Malikabok siya, guys. So, ito yung mga gamit niya na hindi pa namin ikakabit. Pero yung mga iba dito, yung mga basag-basag na kailangan itapon. Thanks a lot, guys. Ito naman yung Integra, guys. Nandito pa sa garahe. Actually, I'm thinking to sell this one. Para at least meron tayong space dito sa garahe. And as you can see guys, wala yung isang sasakyan ko dito na puti. Pinagarahe ko na lang kinadinison muna para may space kaming dalawa dito na gumawa ng sasakyan. So yeah guys, just like I said, we're not gonna be using this engine anymore because Denison wants this engine back in the car. But anyway, kahit na wala tayong makina, meron naman tayong nabili na, here you go guys, Honda Civic na hatchback. It's a 2000 Honda Civic guys. It's an automatic transmission. Yan guys. Yan. Medyo malinis pa yung body niya guys. Medyo mahirap kasi maghanap ng ganitong taon na mga sasakyan dito sa Alberta. Kasi mostly rusted na dito sa quarter panel na. So yan guys. May mga konting kailangan lang ng konting TLC itong body niya. May mga couple dents.
ano pa, yan mga dents lang guys, tsaka may mga konting touch up lang sa mga pintura sa akin. Pero automatic siya guys, no, like I said, automatic. Pero madali na lang yan guys pag nag-case swap tayo, kasi convert natin ito sa manual. And also itong sasakyan ito galing na naman sa BC, so kasi dun sa BC hindi masyadong nag-i-snow doon guys, so yan, medyo maganda yung likod niya, no, sa mga rear quarter panel niya. Like I said, may mga gaskas siya, minor lang yan, mga dents. Yung mga kalamang ang tinitignan ko kasi scratches niya, meron siya guys. Medyo marumi lang itong sasakyan guys, marumi siya. Pero lahat OEM pa sa loob. Napalitan lang yan yung head unit. Okay guys, sorry. Yan. Yan guys, ito ang lalagyan natin ng key series na makina guys. Yan. Pero I'm thinking to get a K24 instead of a K20. Basta merong straight na K24, hindi yung short block. Pag may long block, yun gagamitin na lang natin lahat. Para hindi na tayo magkakarap ng P20 head. Oh, I'm finna lose it, got me looking stupid. From now on, I'ma be ruthless. Wish I knew, one day I pray for the pain I do. Never fall in love with a girl like you again. A blessing, yeah. I ain't even stressing. I'ma take your best friend. I'ma tell you how you did me. Because of all the lies and all those other guys, you make it hard to believe.